What up, mga sala subscribers, no? So ito, manonood tayo kay Flo G at kay Skastaklino. Ito yung kanta na ng Laya, no? So ayoko nang patagalin pa po, mga sir, no? So without further ado, let's all watch this. At tagal ko na rin palang hindi nakikita ang mag-collab si Flo G at si Skastaklino. Hindi, actually yun, last yung ano eh. Kailan lang pala, ano yun, yung may kanta silang love song din. Buti ka na mga laya, bibitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Kesa pabayaan kong isa't isa ay atin di na daya. Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinaya. Kasi di na maligaya. Unti-unti ko nang tinatanggap. Siguro nga dito na rin natatapos ang lahat. Ayoko na rin pilitin ka na makisama pa sa akin. Nakakawalang gana. Di mo babayan na kutuban. Di ba tamang inala ka? Sino sa atin may mali kung ako o sige? Pero sana tanggapin mo pareho lang tayong dalawa nakasakit. Tapos parang gusto mo na sa akin i-diin. Ito ang epekto nito, nagka-depekto na tayo. Mahirap na lang tanggapin. Di makukumpleto ang kwentong perfecto kung walang the end. Pwede ka na makalaya. Bibitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Kesa pabayaan kong isa't isa ay ating dinadaya. Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinaya. Kasi di na maligaya. So yung verse ni Flo G, no, ewan ko lang kung may iba sa part ni Skasta, no, pero the way na kung paano kantahin or yung per lyrics, sa so pinakinggan ko ha, kay Flo G, no, more on siya, more on sa isang tao na parang pinapalaya na niya, karang kahit ano mangyari is lalaya na talaga yung taong yun. Yung pinaka-thought lang, no, and yung word per word, syempre hindi ko na ma-explain yun, basta yung pinaka-thought lang yung narinig ko, no, so nagpapalaya siya ng isang tao, no, parang kahit anong gawin niya, hindi mapalaya, hindi ko lang alam kung anong representation ng babae, yung bata, nung lumabas na yun, may wings. Pwede ka na makalaya. Bibitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Parang even though na masakit, I have to let you go. Dinadaya. Parang ano to ah? Katniel vibes. Kasi di na maligaya. Unti-unti ko nang tinatanggap. Ganun lang nawasa ka lahat. Di ko na pangatawan na hindi kita iiwan. Kaso lang hindi na kita kayang samahan pa dyan sa kadiliman. Pinagpapasalamat ko pa rin yung mga araw at gabi na naging sakin ka. Wala tayong magagawa, di tayo andar kung meron ngang palyadong makina. Kaysa naman lokohin ko sarili kong ayusin ang mga bagay na siraan. Paano pa tayo gagana? Eh parehas na tayong hindi na maligaya. Huwag mo nang isisi sa akin ang lahat kung bakit ba sa atin ay nangyari to. Hindi ko kasalanan na hindi ko nakayanan ang pagbago ng ugali mo. Sino mo ka namang itinin kita? Basta lokong nakikita na hindi tayo para sa isa't isa. Eh, solid ang sinabi ni Skasta para sa akin. No? Sobrang patama yun sa mga love life na nasira ngayon. No? As in, no? Like parang huwag ka magtaka kung ba't nagbabago ang ugali ng bawat isa sa atin. No? Kumbaga, kasi gano'n naman yun, as time goes by, no? Kumbaga, pag naging komportable kayo sa bawat isa, mas malaman yung ugali ng bawat isa. No? So parang doon nagkakalamat. No? Depende na lang po sa inyong dalawa kung paano nyo ma-handle yung ugali ng bawat isa. No? Kasi yung ugali na akala mo na meron siya nung una, and ayun nakita mo sa kanya nung una, like first year nyo, no? And akala mo yun na ugali niya, pero hindi, pag tumagal pa yan, as in pag nagsama pa nga kayo sa isang bahay, kahit sobrang tagal nyo na, no? Kahit 6 years, 8 years, 10 years, pero pag hindi pa kayo nagsama sa isang bahay, dun yung malalaman ng ugali ng isa't isa, no? Like, ayun, dun yung malalaman yung nagbabago ng ugali ng bawat isa, no? Sinabi nga si Kasta dito na, wag mo isisi sa akin yung parang yung ganung bagay, no? Like nagbago yung ugali or bago yung pananaw mo or pagbago yung lahat, as in talaga, no? Kumbaga, kasi yun talaga, it's a part of the relationship, no? Magbabago talaga yan kahit ang mangyari. Kumbaga, yung difference nyo talaga, doon kayo mag-grow, no? Kung paano mo ma-appreciate, kung paano mo ma-handle, no? Kasi wala talagang perfect na relationship. Pwede ka na makalaya. Bibitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Sa pabayaan kong isa't isa ay ating dinadaya.
Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinayang. Kasi di na maligaya, pwede ka na makalaya. Binitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Kesa pabayaan kong isang bisaya ating dinadaya. Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinayang. Kasi di na maligaya. So ayun, no, I think mo ko lang, correct me if I'm wrong lang, yung representation po nila sila yung mga bata na cupido, no, like di ba pag tinamaan mo ng arrow ang isang tao, no, like titibok ang puso niya pag tinamaan mo rin yung kapartner niya, no. So may kita mo ron, like nagbe-bleed na talaga si Skasta, no, kumbaga wala nang epekto sa kanila yung arrow, no, like yan na parang hindi nila kaya, sobrang nagbe-bleed na sila, no, sa pagmamahal, no, parang nawala na sila ng pag-asa, no, and parang hindi ko alam kung parang tama yung term ko, pero parang ano sila, parang namamatay na yung puso nila as in, no? Dahil wala na, wala talagang pag-asa, no? Kumbaga, kahit gamitan na pa siya ng pagmamahal, like sobrang pagmamahal, pero kung talagang nagsasuffer na po ang bawat isa is wala na po talaga yun, wala na po mangyayari, no? So, ayun lang, napakaganda na itong kanta to dahil ito, saktong-sakto yung cut niya, no? Hindi na alam ko ano po na dulo ng dalawa ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, no? Pero I think it's part of growing up, no? Kumbaga, hanggang doon lang talaga, no? Wala namang perfect relationship, no? Kasi may nabasa nga ako isang comment na pag lagpas 6 years na kayo or 7 years or 8 years, mga ganun, no? Tapos hindi pa kayo nagpapakasal or hindi pa nag-propose yung isa, I think parang hindi kayo para sa isa't isa, no? Like, may nag-hold back, no? And hindi nyo masasabi talaga, no? Pero ayun lang, ewan ko lang kung tama yun, no? And I think my point, no? Pero ayun lang, tagal na rin kasi na, no? 11 years, no? Isipin mo yun, no? And ayun, sayang lang yan yung relationship nila. Pero aanin mo yung mahabang relationship kung alam mo namang at the end of the day is hindi naman kayo magiging masaya talaga as in sa isa't isa. So yun lang, heartbreaking. So yun lang, kung meron ka sa mga kalang COVID-19 message ko sa Facebook, 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 Facebook